kawan. Dan itu aja melakukan semuanya. Kalau penting, kemudian semua kawannya. So, seperti saya gitu sama. Melakukan semuanya. Jadi you know guys, kita bawa tayo ngayon ang basic tutorial kung paano mag-operate ang PowerPoint. So, dito muna tayo sa mga sign niya. So, ito sa release. So, ngayon release niya. Itong sign na to. Itong dalawa. Forward, saka backward. Tapos ito, pressing up, pressing down. Tapos, ito man sa release, lock sa release. Tapos ito, sa gear 2, sa gear 1, sa pressing up, sa gear 2, gear 1 sa pressing up. Pressing down, gear 2, gear 1, pressing down. Tapos ito, forward reverse, sa may release. Tapos ito, sa pressing up. Neutral, tapos facing down. Tapos ito, pag mayroong release, backward, tapos forward. Tapos ito, emergency stop. Tapos kung i-power on mo, angat mo lang yan. Dapat pag-angat, i-power on siya para gumana siya. So, yan, gumagana na siya. So, yung battery. So, dito na naman tayo sa ilalim ng button ng joystick. Ito yung pinakalugar niya. Pag gusto mo magandahan yung bira, i-push button mo lang ito. I-push mo yung button para gandahan yung bira niya. So, pag nakaangat nyan, naka-high speed siya, naka-high speed. So, dito naman tayo sa kabilang side ng manipulator. So, itong sign, so, truly. Truly out, truly in. Tapos to swing, swing it, swing back. So, ito yung dito, yung pinakaano niya. Sa swing, dito. Swing back. So, ayan. Ito swing right, ito swing ng kanan, so dito naman tayo sa change gear nya, switch, naka gear 4 na siya, ito gear 3, gear 2, gear 1, pag mabigat ang road, mga 36 na lang kailangan mo, gear 1 ka, gear 1, tapos pag magaan-gaan, pinito sa gear 2, gear 3 hanggang gear 4 yan, yung pinaka magaan niya para mabilis pag-akit ng road sa ibabaw. So ito naman sa racing up bypass, tapos bypass sa racing down, tapos bypass sa truly in tsaka truly out. Ito naman yung open lock sa swing, tapos ito lock swing. So papakita ko sa inyo kung saan ang lock swing ng motor. So guys, ito yung swing, ito yung pinaka-lock nya, ito, open brake, tapos lock, tapos harin mo yung bagyo, iangat mo lang to, tapos ito ibabaon para mag-open brake sya, naka-prewheeling na yan, ito lahat yan, meron, ito yan ang kapila, ito yan. So dito naman tayo sa road movement indicator nya, hinahin sila sa 7 speed. Ayan, 55.8. Ayan, ayan ang speed ng hangin. Pero pag umabot na yan ng 30, kapigil sa 540, malakas na yung hangin, hindi na pwede mag-operation. So, dyan naman tayo sa may layo ng trolley, hanggang sa puno, ayan, 11.76 meter. Tapos, yung taas ng hook, mula doon sa ilalim, kasi naka-angat na siya, naka 47.79 meters siya. Tapos ito yung load niya. So wala siyang load, kaya naging 0-0 siya. Yung max load niya, 12 tons, naka 2 rines. Naka 2 rines siya, kasi so, naka times 2 lang. Naka times 2. So dito naman tayo sa digital na, control sa mga ilaw. Ilaw, sa tower frame, sa boom, sa pump sa likod, kaya sa loob.
Yung Ian Wiper. Tsaka... Ayan, yun ang Wiper. Yun ang Wiper. Dalawa yan. Dalawa. Isa. So, yan, kailangan natin patayin. Kasi lang yan. So, yan na yung heater. Pwede mo pinutin yung heater para mainit. So kung malamig, kailangan mo may, ano pala, pag malamig, kailangan mo ano yung heater. Tapos pag hindi naman malamig, mainit, mag-isipan ka na lang. So yan ang sign ng ilaw. Meron siyang araw. Pwede siyang palakasin yung ilaw niya, pwede siyang bababain. So ayan na yung ilaw niya, LED. Mahaba yan. So may sarili din siyang aircon. Yan, ayan ang aircon niya. Kung maburing ka, kailangan mo lang pagtutugin para hindi ka maburing. Ayan yung mga speaker niya, darawa yan. So guys, dito naman tayo ulit. Second step tayo. Mag-turn in muna tayo. So, gagawin natin, gear pour muna tayo. Gear pour. Okay, turn in. Nasa agay sa sumagad. Ayan na, nag-game ito siya. So kailangan i-bypass muna natin yung trolley para sumagad. Tapos sa bahay trolleyin. Ayan, sumagad na siya. So gagawin natin, hoisting up tayo ulit. Ayan, bibirin na natin para umangat yung karok. Ayan, umangat sa mataas na siya. Antayin natin lang sumagad. Para mag-limit. Mag-limit na siya. Gagawin natin, bypass tayo. Bypass. Ayan, hoisting up. Ayan, nakabypass na siya. So, ayan. Natin hanggang sumagad sa ibabaw. Na mag-limit siya. So, ayan. Natin yung sito na. Ah, yung paris. Truly. So, sumagad na siya. Mag-limit na siya. So ayan, kumula na siya, lumimit na siya. So gagawin natin ulit. So kanina naka-gear pull tayo. So ngayon, gagawin natin, pipiisin natin yung gear tray. Tapos, bypass tayo, bypass. Trolley out. Ayan. Naka-trolley out na siya. So kasama. Kasama na yung malaking trolley. Ayan. So whistling down muna tayo, whistling down. Para bumaba yung hook. So, ayan. Ayan, bumaba na siya. Dahil natin lang sa... Ayan, naka... Ano na siya yan? Naka 6 line na. So, tingnan natin yung load movement indicator. Nakalagay dyan. Naka 36 tons na siya. Tapos, naka 6 line. Ayan, naka 6 line na siya. So, ayan, naka 36 tons. Ayan, kaya na bumuha ng 36 tons. Gawin natin ngayon ulit ay mag-gertry tayo, gertry para mag-trulliin siya ulit. So, whistling up muna tayo. Whistling up. Tapos, pipitin natin yung bypass sa whistling up. Ayan. So, whistling up muna tayo ulit para umangat yung hook. Untayin natin sumagad siya ulit. Sumabaw. So gawin natin, mag-garpour tayo, garpour, para pumasok yung trolley niya. Tapos trolleyin, bypass, trolleyin. Kaya natin lang ito mag-garpour, pumasok yung panilas niya. So gawin natin, garpour tayo ulit, para sa area. Tapos, twisting down. So ayan, nag-aaria na siya. Para lumabas yung second hook. Okay, antayin natin hanggang lumabas.
kita natin dito sa moment di kitchen at monitor. Naka test na ulit kasi lang 2 rice na siya. So, turun niya tayo ulit para ready to operation siya. Turun natin na ulit out. Ayan, tumulang masa siya. Tumulang natin ang gawin doon sa unahan para lumabas sa lilo. Pag-alabas na siya. Oke, tadi nanti aku dulu. Ada paling yang mana? Bila, aku dulu. Ini dia. 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 Ini dia.